Nagpunta ng restaurant ang babae upang makipag-blind date sa binatang nakausap niya sa internet. Subalit nang laki talaga ang kanyang mga mata noong makita na ito pala ang asawa niyang 8 taon nang patay. At ang nangyari sa huli ay talagang mas nakakagulat. Magandang araw sa inyo mga kaserye! Ngayon ay buklatin natin ang panibagong pahina na naglalaman ng paksang hindi mawawala kahit wala na. Ika nga ni Alessandra na hindi matutumbasan ng kahit na ano ang pagmamahalang na ipundar nila ng nobyo niyang si Rolly. 12 taon na nga ang itinatagal ng kanilang relasyon at sa susunod na taon ay nakatakda na rin silang maikasal. Rolly, sobrang saya ng puso ko dahil hindi ko inaasahan na mararanasan kong mga ganitong bagay kasama ka. Noong una, nakabili tayo ng motorsiklo, sumunod naman ay kotse, at ngayon ay nagawa na rin nating makabili ng bahay. Sabi ni Alessandra habang tinititigan nila ang bago nilang biling bahay. Tama ka, Alessandra. Ito na yon, yung matagal na nating hinihiling, ang makapagsama sa sarili at pinaghirapan nating bahay. Sagot naman ni Rolly. Si Rolly kasi ang pinakaunang naging nobyo ni Alessandra. Ito rin ang pinakaunang bumihag ng kanyang puso kaya hiniling talaga niya na sana ay si Rolly na ang maging kapareha niya sa panghabang buhay. Subalit dumating ang araw na hindi talaga nila inaasahan. Napag-alaman na lamang kasi nila na mayroon na palang stage 4 cancer itong si Rolly. At ngayon ay sa loob ng ospital na lamang siya nananatili. Araw-araw ay nasa tabi lamang palagi ni Rolly ang nobya niyang si Alessandra. Pilit nitong pinapalakas ang kanyang loob at palagi nitong sinasabi na gagaling siya. May mga pagkakataon pa nga rin na tinatanggap na ni Rolly ang kanyang kapalaran. Alessandra, mahal ko. Alam naman natin na napakaseryoso ng sakit na meron ako. At kahit ang mga doktor ay hindi rin sigurado kung gagaling ako. Siguro mahal ay hanggang dito na nga lamang talaga ako. Kahit naiiyak ay tinataga ni Alessandra ang kanyang loob upang ipakita sa nobyo na naniniwala pa rin itong gagaling pa rin siya. Huwag mong sabihin yan, mahal ko. Araw-araw kong kinakausap ang Diyos at hinihiling na pagalingin ka. Kaya huwag kang mag-alala dahil hindi niya tayo bibiguin. Basta, kumapit lamang tayo sa isa't isa ha, at gagaling ka rin. Pero sa kabila noon ay sobrang pagkabigo pa rin ang naramdaman ni Alessandra. Hindi rin kasi nagtagal ay tuluyan na rin nawala ang nobyo niyang si Rolly dahil sa matinding karamdaman na mayroon ito. Gabi-gabi siyang lumuluha at nakatingin sa langit. Sinusubukang kausapin ang yumaong nobyo, ngunit mas lalo lamang siyang nasasaktan dahil sa sobrang pagkamiss niya rito. Makalipas ang 8 taon ay natanggap na rin ni Alessandra ang masakit na nangyari sa nobya niya. Wala pa rin siyang ipinapalit kay Rolly at nananatili pa rin nakatira sa bahay na naipundar nila. Nagiging masaya na lamang si Alessandra sa tuwing nakakasama niya ang mga kaibigan niya noong kolehiyo pa lamang siya at puro trabaho na lamang din ang kanyang inaatupag para malibang ang kanyang sarili. Pero noong isang araw na muli niyang inaya ang mga kaibigan niya para gumala, ay tinanggihan siya ng mga ito sa kadahilan ng may trabaho ang mga ito. Bagot na bagot si Alessandra sa loob ng bahay, sapagkat wala siyang pasok sa araw na ito. Pero habang nag-i-scroll si Alessandra sa social media, ay doon niya nakita ang isang post ng isa niyang kaibigan kasama ang boyfriend nito. Nakilala pala ng kaibigan niya ang boyfriend nito sa isang dating app at bigla siyang napaisip na bakit ay hindi rin siya gumamit noon. Kaagad na nag-download si Alessandra ng dating app, hindi para humanap ng lalaki, kung hindi ay para magkaroon lamang ng kausap sa mga oras na ito.
nakilala niya ang lalaking si Ivan at naging masaya siya nakausap ito. Pero hindi naman inaasahan ni Alessandra na masusundan pa pala ng ilang araw ang kanilang pag-uusap. At matapos lamang din ng ilang linggo ay doon na nila napagpasyahan na magsagawa ng isang blind date dahil hindi pa rin nila nakikita ang itsura ng isa't isa. Noong sumapit na nga rin ang araw ng kanilang date ay sinigurado ni Alessandra na maayos at maganda siyang tingnan. Kaagad na nga rin siyang nagpunta sa restaurant kung saan nila napagkasunduan na magkita at nauna nga rin siyang dumating sa kanilang dalawa. Ilang minuto pa nga rin ang makalipas ay nakatingin lamang siya sa pintuan ng restaurant habang hinihintay si Ivan. Subalit laking gulat talaga ni Alessandra noong pumasok ang isang lalaki na kamukhang kamukha ni Rolly. Naglakad ito patungo sa kanyang direksyon at umupo sa kanyang harapan. Ilang saglit pa ay nagsalita na rin ito. "Alessandra, tama ako no? Nice to meet you. Ako si Ivan." Laking gulat talaga ni Alessandra na ito pala ang lalaking si Ivan na ka-blind date niya ngayon. Hindi niya lubos akalain na kahawig na kahawig nito ang dati niyang nobyo na si Rolly. "Oo, ako nga si Alessandra. Nice meeting you too." Naging maayos naman ang daloy ng kanilang date. Kumakain habang nagkikwentuhan, ngunit hindi maiwasan ni Alessandra na titigan si Ivan dahil nakikita niya rito ang dati niyang nobyo na si Rolly. Makalipas ulit ang ilang linggo nilang pag-uusap ay nagsimula na ngang manligaw sa kanya si Ivan. Naging madalas na nga ang kanilang pagkikita at kitang-kita rin ni Alessandra na kaparehas kumilos ni Ivan ang dati niyang nobyo. Kaya pakiramdam ni Alessandra ay muli niyang nakasama si Rolly. Hindi na nga rin pinahirapan pa ni Alessandra si Ivan kaya matapos lamang din ang ilang buwang panliligaw nito sa kanya ay kaagad na rin niya itong sinagot. Naging masaya ang kanilang pagsasama. Inamin naman ni Alessandra kay Ivan ang namagitan sa kanila dati ni Rolly at pinakita ang letrato na siyang kinagulat din ni Ivan dahil kahawig na kahawig niya ito. Pero kahit na ganoon pa man ay wala itong naging problema sa kanilang dalawa at kung minsan pa nga ay sinasamahan pa ni Ivan itong si Alessandra na bisitahin ang puntod ni Rolly. Noong tumagal na rin ng ilang taon ang kanilang relasyon, ay doon na nila napagpasyahan na magpakasal. Magkasama na silang namumuhay sa iisang bubong at balak na rin nilang magkaroon ng mga anak para tuparin ang kahilingan nila parehas na magkaroon ng isang napakasayang pamilya. Dito ko na nga po isasara ang kabanatang pinamagatang Hindi Mawawala Kahit Wala Na.